Ang init dah. Grabe. Ako, nakaubad na ako. Minsan nagtatrabaho ako dun. Hindi lang minsan. Pag tag-init. Nakaubad ako lagi. Grabe ang init. May panahon naman na ubod ng init. Tapos, hindi ka naman papawisan. May panahon naman na humid, yung humid ang matindi, hindi ganong mainit, humid siya. Talagang ano, kulang yata 2 galon tubig na inom namin dun. Matindi. Grabe, nainit na talaga. Nainit na. Good morning. Magandang umaga, magandang tanghali na dyan sa atin. O gabi na sa iba. Dito, umaga pa lang. Alas 6:15 ng umaga. Dito sa Saudi Arabia. Diba na ang ano ngayon, papasok na ang init. Pagpapasok na ang init dito sa Saudi, mahamog. Kala mo laging may fog. Yung langit mayroong parang pagba. Malinsangan na mahamog. Tumutulo yung mga alulod. Ayan oh. Tumutulo yung mga alulod, tag-init na. Ano mo oh. Tumutulo siya pag tag-init, pero pag taglamig, mano. Pag taglamig naman, mahangin, dry na dry siya. Pero pag magtatag-init, ganyan resulta, oh, tumutulo yung mga alulod. Oh. Oh. Tumutulo. Oh. Basa. Yan. Tag-init yan. Tumatagas yung alulot. Ganon dito ang klima. Oo, maulap. Pero parang hindi ulap yan. Ano yan pag na nasa taas? Mahamog, malinsangan, oh. Pero hindi yan, oh, ulan. Itong matindi, yung puno na ito. Hindi ko alam, nabubuhay lang yata sa hangin to eh. Marami itong puno na ito sa ano, dito sa desierto. Ang tibay nito sa init, walang katubig-tubig. Ito, kalan mo, abang ng fire hydrant yan. Kahit wala yan, bubuhay yan. Walang tubig yan dyan, nakatumatagas. Ito yun, oh, yung mga aroma sa gilid ng bakod. Yung mga aroma. Marami yan sa disyerto. Walang katubig-tubig. Buhay. Ganyan mga halaman na yan. Ayun, oh.
Ang aroma yun. Nandito nga pala ako sa ano, sa aming istakan. Lawak nitong istakan namin. Marumi na, another linis na naman pag may order. Nilinisin na naman yan. Mayroong mga tagahugas yan dyan, nag-incentive. Dito, ang daming stock dito, laging ano eh, style dito ano eh. Paramihan ng stock. Para pag may malaking order, meron silang stock. Ganun ang style nila rito. Mahamog. Dati naubos to eh. Matindi yung general manager dati rito. Mga 10 taon na nakakaraan. Alam, binigyan niya ng ano, malaking discount. Ubos. Alam yung ginawang pera. Ngayon, ewan ko, hindi sila marunong diskarte yung mga bago ngayon. Pasyal-pasyal ako rito ng konti. At maya-maya, simula na ng trabaho. Planta namin no. Ito yung ceramic company dito sa Yanbu, Saudi Arabia. Ah pala guys, yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin dyan, subscribe nyo naman ako. At huwag niyong kalimutan yung bell button. Tapos click bell button, tapos click niyo yung bell all para ma-update kayo ng mga sunod yung video. Sisimula pa lang ako. Makakagawa rin ako ng magandang video pag nasa Pilipinas na ako. Kasi good for na ako next year. Tagal na rin dito, 22 years na. Dito na ako tumanda. Mara, dalawa na apo ko. Kaya oras na para manatili sa Pilipinas next year. Puro good na. Siguro makapagbigay na ako sa inyo ng mas magagandang tanawin ng mga video sa atin. Sa ngayon, itagaan lang muna ninyo yung aking mga video-video. Kasi nagsisimula pa lang ako. Meron hong purpose itong aking ginagawa. Malay mo nga naman, mag-improve ito, mag-grow. Marami ho akong matutulungan. Hindi lang ho ito para sa akin. Kasi pag wala na ako dito, siyempre, doon sa atin, mag-aalaga na lang ako ng mga baboy doon para may income ako monthly. Ngayon, kung mag-grow ito, marami rin ako matutulungan ng iba. Especially doon sa mga ano, sa agriculture. Kasi doon ho sa amin sa Liti, talagang lahat nagtatanim. Yun ho ang pinakahanap buhay nila doon. Yung pangingisda doon hindi gaano. Kasi yung dagat doon buhanginan. Dito sa bandang ano, dito kami banda sa Northwest, sa Liti, sa Tarigara. Tarigara, Liti, no? Northwest nga yan. Malapit sa Tacloban. Ayan, buhanginan ho ano dyan. Lugar dyan, kaya hindi gaano yung isda dyan. May mga isla dyan sa ibang lugar na kukuha. Yung hanap buhay talaga ng tao dyan, agriculture. So kung mag-grow to, kasi tanimin yung palay lang doon yung karamihan doon. Saan tayo matutulungan, di ba? E sana ho, i-like nyo yung video ko, subscribe nyo, tapos bell. Click nyo yung bell tapos all para ma-update kayo. Mga sunod ko pang video. Sana suportahan niyo na ako. Hindi po ako para mag-grow ito. Para nasa Pilipinas na ako, sa dagat man ako mapunta, sa bundok, sa bukid, eh may bibigay ko sa inyo mga kung anong meron doon sa mga tinirahan ko sa Liti. Maging sa Mindanao kasi nandun yung mga magulang ko sa Mindanao. Sa Liti lang ako nakatira kasi tagaroon yung misis ko.
Waray-waray. Eh, doon lang kami tumira. Kasi nagbukid ako doon, 3 taon din ako nagtrabaho sa bukid doon. Yun lang mga idol, yun lang. Sana suportahan niyo pa ako. Susunod ko pa mga video at sa Pilipinas na ako. Para pag na-subscribe niyo ako, eh, pag nasa Pilipinas niyo ako, ma-update kayo kung anong ginagawa ko doon. Sana suportahan niyo rin po ako. Maraming salamat. God bless. Saka lagi kayong mag-iingat. Sumunod kayo sa protocol ng gobyerno. Para kagaya ko tamo, ako lang mag-isa rito pero lagi kaming meron dito sa Saudi. Kasi pag nahuli ka sa Saudi na wala ka nito, mask. 1,000 real ho yun. Ang violation. Fine. Doon nga, yung mga curfew nung araw, maraming nahuli na na-curfew. 10,000 real. Magkano yun? 100,000, 130,000 peso. Saan ako kukuha nun? Eh, ito nga lang, hirap ka na magbayad pag nakitaan ka walang suit nito. Oh, 1,000 Saudi real. Bye na, bye-bye. Bye na, ingat kayo dyan, bye-bye.